Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dahil nagising sa katotohanan ng kanilang isipan, dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group ang sumuko sa militar sa Calamansig, Sultan Kudarat. Kinilala ng Joint Task Force Central ang mga sumuko na sina alias Tumalaw, Patikan at alias Sultan na pawang miyembro ng Sub-Regional Committee Daguma, West Daguma Front, Far South Mindanao Region. Ayon sa task force, ang dalawa ay mga respetadong tribal leader ng Dulangan Manobo Tribe. Napatunayan umano ng dalawa na ginagamit at minamanipula lamang sila ng kilusan para sa sarili nitong interes. Kasabay nito, nasa 12 miyembro ng Dulangan Manobo Tribe ang tumalikod sa New People's Army at sumuko sa militar sa Camp Siongco sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao. Ang mga sumuko ay pinangungunahan ni Dulangan Manobo Tribe leaders na sina Dato Gawa Gantangan, Sultan Tirso Gantangan at Dato Ume Digan. Ayon sa mga ito, walang naidulot na kabutihan sa kanila at kanilang pamilya ang pagiging kasapi ng kilusang komunista. Kumpiyansa ang Department of Education na makakapagbukas na ang lahat ng mga paaralan para sa face-to-face classes sa buwan ng Hunyo. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na malaki ang tiwala niya na 100% ng may patutupad ang in-person classes sa buong bansa. Dagdag ng kalihim na ginagamit ang kanilang regional offices ng iba't ibang approach and modalities sa pagtanggap muli ng mga mag-aaral alinsunod sa assessment ng Department of Health at lokal na pamahalaan. Sa uling datos ng DepEd, nasa 34,000 o 73% ng mga public schools sa bansa ang handa na para sa face-to-face classes. Sa rekomendasyon ng DOH, nakabubuti sa kalusugan ng mga kabataan ang face-to-face classes para mapabuti ang pamamaraan ng pag-iisip at pakikihalubilo sa kapwa bata. Handa ang Office of the Vice President sa transition para sa susunod na administrasyon. Ayon sa liham na nilagdaan ni outgoing Vice President Lenny Robredo, inirerespeto at kinikilala nito ang letter na ipinadala ng opisina ni VP-elect Sara Duterte bilang paanyaya sa isang meeting sa pagitan ng dalawa. Saad ng spokesperson ni Duterte, ang usapan ay sa pagitan ng dalawang kampo at hindi lamang sa dalawang vice-presidente. Dagdag pa niya, humiling sila ng initial virtual meeting ukol sa protocols, policies, presidents at iba pang impormasyon ukol sa opisina ng vice-presidente. Inirekomenda ng Philippine National Police o PNP sa susunod na liderato ng bansa ang pagpapahigting ng rehabilitasyon para sa mga drug user. Pinaliwanag ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Vicente Danao Jr., hindi lamang itinuturing na crime problem ang illegal na droga kundi isa ring health problem. Gate pa ni General Danao, kakailanganin din na palawigin ang Drug Abuse Education at Rehabilitation o DEAR campaign, alinsunod sa tagumpay ng pamahalaan kontra illegal na droga. Tiyak naman ni Danao na hindi magpapabaya ang kanilang lupon at mananatiling masigasig sa pagtugis sa mga sangkot sa pagbebenta at paggamit ng illegal na droga bilang bahagi ng kanilang law enforcement function. Maaari rin aniya ang istriktong pagpapatupad ng rule of law at pagtatanggol ng mga pulis sa kanilang sarili kung sakaling manlaban man ang mga drug target. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.